What's up, YouTube? Gene here, back at it again, and welcome back to the channel, guys. Happy New Year! So, kababalik ko lang galing sa New Year's vacation, and makita niyo wala yung mga lightsaber natin. Tinanggal kasi namin, and ginamit namin sa setup dun sa pinuntahan namin. So, anyway, for today, we will be talking about Starship, and yung specifics niya kung paano mag-startup, like paano pagbili ng USD sa Binance, and transferring it going to your Wax wallet and yung MetaMask wallet din niyo. Kailangan niyo kasing lagyan ng Starship tokens para makapag-launch kayo kay Starship mismo. If you're new to my channel, guys, please do not forget to click that like, that subscribe, and click the bell, set that to all para lagi kayong notified sa mga updates, game reviews, anything and everything NFTs, mga walkthrough guides na kailangan ninyong malaman kung gusto ninyo mag-start sa mga NFTs. Siyempre, as I always say, do your own research bago kayo pumasok sa isang bagay para alam ninyo yung ins and outs din, di ba? Kasi ayaw mo naman yung biglaan na lang mag-suspend or mag-i-invest sa something na hindi mo man lang sinilip ng ikaw mismo, okay? So without further ado, guys, let's get it on! Intro! Okay, so this is Atomic Hub, guys. And bago tayo magsimula dun sa mismong guide kung ano yung mga paano and mga ganyan na pagdideposit and pag-exchange ng Wax tokens and Kyanite tokens, gusto ko muna ipakita sa inyo magkano ba mag-start muna sa Starship. Kasi baka mamaya naman, di ba? Hindi aabot or hindi kaya ng budget ninyo yung pag-start. Sayang lang yung ano, baka panoorin ninyo yung buo tapos hindi nyo alam. So, ito, sobrang mura, guys, ng Starship para mag-start. Well, ito, uncommon yan, yung mga nakikita ninyo. And dito sa left side, makikita ninyo yung rarity filter. Common, yung white. Yan. Makikita ninyo, wala pang $1. 0.15. So, mga nasa parang mga halos 15 pesos lang. Parang ganun, or 30 pesos siguro, ganyan. And then, 30 pesos nga siguro yung ano niyan. So common yan. Uncommon is 44 cents. So mga nasa 25 pesos. Ganun, di ba? Sobrang mura lang talaga niya. And then, ang kailangan ninyo dito, ano, kailangan ninyo one of each niyang mga yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 components. And iba-iba yan. So kailangan ninyo ng isa kada isang component para makabuo kayo ng Starship and po pwede ninyong i-launch. So, bisitahin nyo itong Atomic Hub. We'll be putting this link in the description of the video para pwede kayong mag-window shopping muna. Lista ninyo magkano itong ganitong component para yung 11 na components pag nabuo ninyo, alam ninyo kung magkano yung budget ninyo. And as we move along dito sa video na to, papakita ko din sa inyo ano yung mga kailangan ninyo? Like yung Starship tokens, magkano ang kailangan ninyo doon? Kyanite, depende kasi sa paglo-launch yan, which is makikita nyo din mamaya. Okay? So let's go and move on dun sa kung paano muna mag ano ng Binance. Okay? So Binance, kung wala pa kayong Binance account, guys, I will be putting my referral code or referral link sa video or sa description ng video na to. It will give you 10% discount on all your transactions with Binance. So, yung mga transaction fees ng pagsisend, mga ganyan-ganyan, you'll get a discount on that one. So, ito yun. Sana ba? Wala nga ito. Okay. So, yan. Punta tayo dito para yung landing page. So, yan. Meron na kasi akong account. So, basic, ano lang yan. Once kinlik ninyo yung link sa description ng video, it will take you directly dun sa registration page. Kailangan lang ninyong i-fill out yon. Basics lang, walang, kumbaga hindi super komplikado, mandaling madali lang sundan yon. So given, kunyari, nakapag-register na kayo, gagawin ninyo, pupunta kayo sa, kailangan ninyo muna bumili ng USDT. So kung hindi kayo nag-credit card, pwede kayo mag-P2P trading. Ayan. So, pwedeng tao-to-tao yan. Bank-to-bank ang bayaran. Okay. So, kumpletuhin na natin to. Kasi,
may mga ano tayo eh, may mga comments na request dun sa mga previous na ginawa nating mga videos about Starship din. And this also goes with other games, ha? So, basics kasi, bibili ka mo ng USDT and then i-exchange mo or send mo sa MetaMask wallet mo yung pera, or kung Wax wallet man yan, or kung Wax man pala, sa Wax wallet mo i-send bago mo ma-exchange ng token nung mismong game na, ano mo, na gusto mong laruin. Okay? So, kunyari, USDT and P2P, make sure na nakaklik to. Buy, kung bibili ka. USDT, kung USDT bibili mo, meron ding iba pa dyan. Okay, so USDT tayo dyan ngayon. Fiat, anong currency? So, since nasa Philippines tayo, PHP. Okay, PHP set nyo yan. All payments, kung gusto nyo yung all payments, bank transfer, normally yan yung mga pwedeng ano eh. Yan ang ginagamit ko kasi para sa akin. Or GCash, pwede rin GCash. Yan, pwede rin GCash na ganyan. Pero, ako, I would recommend starting with all payments. Okay, all payments muna ang ano ninyo. Tapos tignan ninyo agad. Yung unang-una, normally kasi, yan yung, kumbaga sa pagbabay, pinakamura. Yung pinaka nasa una. Make sure na merong gold check dyan para, kumbaga, recognized siya ni Binance. Makita naman ninyo yung completion dyan, saka yung number of orders completed. Then, kung kunyari, ito na, yan, pwede nyo na i-select. Diba? Pwede na kayong dumiretso. So, buy USDT, pwede ko i-click yan. May kita ninyo yung limit dito guys ha. 27,800 ang minimum niya. And then 27,800. Parang yun ang gusto niya talaga. Parang 27,800. So, 27,812 ang maximum limit niya. And meron siyang available na 547.49 USDT na pwedeng ipalit. So, kunyari, click nyo yung buy USDT. Ayan. Dadaling kayo dito sa page na to. Pag nandito na kayo sa page na to, ilalagay ninyo magkano yung gagastosin ninyo or yung gusto ninyong ipaswap. So, kunyari, 10,000, kunyari lang, 27,000 kasi yung gusto niya. So, mga nasa, siguro, magkano ba yan? 550? Mga ganun? Ah, hindi. Tala lang, 27 pala. So, yung 27,800 ang gusto mo. Ayan. So, 547.24. Yan yung pera na gusto mong i-exchange. And makikita mo dito, ito yung mare-receive mo. Okay? So, pag kinlik, hindi ko kasi pwede i-click to dahil hindi naman ako bibili. Pero, sobrang basic niyan guys. Once you click buy USDT, merong chat box dito sa part na to. Okay? May chat box dyan. Pwede mong i-chat yung seller nung token na binibili mo. Para, kumbaga, kung meron kang tanong or something like that. Sobrang dali lang, promise. Pagka, ano mo nun, pagka click mo ng buy USDT, pwede mo nang, ano, tanongin yung, pero nakalagay din naman dito sa left side yung account number niya. Okay, nandyan sa left side yung account number niya. And then, yun yung pagtatransferan mo ng pera. Ngayon, pag na-transfer mo na, pwede mo nang ilagay na na-transfer na. Kumbaga, may kiklik ka lang na transferred yung payment na. Tapos, send mo lang. Normally, sinesend kasi yung ano. Normally, sinesend yung screenshot nung payment. And then, ita-transfer niya na sa'yo. Pag na-transfer na, goods na yun. Okay na yun. Ganun kadali. Sobra si Binance. Yung transaction kay Binance. Walang, so hindi komplikado and madaling matutunan. So kung bago ka dito sa larangan ng crypto, sa larangan ng NFT gaming or play to earn, welcome to the wonderful world of the cryptoverse. Ingat ka lang dahil siyempre medyo maraming, kahit sa naman siguro, may mga scammers and everything. So huwag kang mamalag-malag. Okay, kailangan na yung presence of mind mo nasa ginagawa mo. Kaya huwag ka magpapadala sa mga gulat-gulat. Okay, anyway. Let's say tapos na. Pag natapos mo na yan, kailangan mo lang i-transfer. Okay, punta ka lang sa ano mo. Dadaling ka kasi niya dun sa dito sa funding or something. Pero kung hindi pa nato-transfer, punta ka lang sa wallet mo. And then, click mo lang yung ano, funding wallet. Kasi dyan normally napupunta muna yung pondo
na binili mo. Normally ah, yun yung ano, yun yung parang standard na nangyayari. Pag nakabili ka, dito siya napupunta. Then kunyari USDT, kunyari lang ah, USDT. May nabili ka na. Pag may nabili ka na, pwede mo na siyang i-transfer. Okay, transfer. And then from, balik na rin mo yan, funding going to fiat and spot. Okay, so ibig sabihin parang yung nandun sa funding wallet mo na nabili mo, lilipat mo na dun sa spot wallet mo, which is yun ang ginagamit mo na pang trade. Okay, kung hindi malinaw guys ha, please use the comment section of this video. I will make sure to reply. Kung may questions man kayo, sagutin natin yan para magawa ninyo ng tama. Okay, so yan. Funding from, okay, to fiat and spot. Okay? Tapos yung coin is USDT kasi USDT yung nabili natin. Assuming yung ginawa nyo. Okay? Tapos yung amount, kung gusto niyo i-transfer lahat, which I would assume you will, lagay niyo yung amount. Okay? Lagay niyo yung amount, max, and then confirm. Walang charge yan kasi ididipat mo lang yung pondo mo doon sa spot wallet mo, which is yun yung ginagamit natin pang transfer. At saka pang trade. Okay? So ngayon, let's say na-transfer mo na sa ano mo, na-transfer mo na sa fiat and spot. Click mo ngayon 'to. Okay, pag-click mo niyan, ayan, ano natin siya. Pag-click mo niyan, makikita mo na din agad-agad yung USDT mo na nandiyan. Okay? Alam mo na na nandiyan na yung ano, yung pera. Ngayon, ang gagawin natin is since Starship 'to, 'di ba? Starship ang gusto nating gimmick or gusto nating sendan ng pondo, una muna, sabihin natin, kailangan yung sa stars. Diba? Yung stars na token. Kailangan kasi guys, sa MetaMask wallet ninyo, meron kayong hinuhold na $10 worth of Starship tokens. So, ganito ang process nun. And ito, I would assume na ano na, meron na kayong MetaMask wallet. Okay? So, ito, yung MetaMask wallet nyo. Yan. So, ang gagawin natin, click nyo lang yan, yung address, yung wallet address na yan. Okay, click nyo yan. And then, balik kayo doon sa Binance. Tapos, hanapin nga natin USDT. Kaya USDT yan. Pero alam ko, wala na naman yung ano, USDT dito. So, withdraw. Withdraw ang gagawin nyo. Tapos, lalagay nyo dito, paste nyo lang yung wallet address nyo. Okay? Yung MetaMask to guys ha. MetaMask wallet address. Okay? So, MetaMask wallet address. Ito, importante tong network na to. Okay? Ang USDT kasi may iba-ibang network yan. Make sure na dito sa gagawin nyo na to, BSC or BEP20 ang network na i-choose. Okay? Yan ang kailangan ninyong i-select. Click nyo yan. Yes, I'm sure. And then, put kung magkano yung gusto ninyong i-transfer. Okay? Pagkalagay ninyo dyan, pwede ninyong ano yan, pwede sa funding wallet na dati wala yan. Pero ako, nilalagay ko kasi, kumbaga standard operating procedure ko na tina-transfer ko sa spot wallet ko. Dahil yun din yung ginagamit ko pang trade. Okay? And mamaya, magte-trade kasi tayo nung WAX. Okay, WAX na token after nito. So, lagay ninyo. Kanyari, since $10 ang kailangan, so lagay ninyo lang, siguro $15 na lang para yung, ano, yung transaction fee. Sobra pa rin naman yun. Pero, para sa mga gas fees, pag nag-exchange kayo, makover niya na din. Okay? So, lagay ninyo $15 kunyari dyan. Kano ba maximum, minimum natin? Alam ko $10 ang ano dito, minimum eh. Meron tayong 0.8 USDT. So, pwedeng $15 talaga. Kasi pag nag-swap tayo mamaya ng USDT going to stars, meron na naman panibagong ano yun. Pero sa Binance Smart Chain, kasi mura lang yung gas fees. Okay? So, 15. Withdraw. Pag-click ninyo ng withdraw, i-re-require niya kayo na yung code. Makukuha ninyo yan. Isesend niya yung code sa phone. Isesend niya yung code din na isa pa sa email ninyo. So, kailangan ninyo yung number na isesend doon. Ilagay ninyo dito. Yun yung I would strongly suggest
na lagi ninyong i-enable. Ako nga, nilalagay ko pa pati yung Google Authenticator. Bakit? Kasi, it's better to be safe than sorry, guys. Okay? Mas okay nang ganun kaysa manakawan kayo. Kasi, kung kunyari, ma-hack man yung account ninyo, yung Binance account, wag naman sana manakawan or ma-hack. Pag na-hack nila yan, titigan lang nila yung assets ninyo. Hindi nila mailalabas yan. Okay? Kasi, pag sinubukan nila itong gawin, transfer kunyari nila sa MetaMask nila dahil na nakawin nila, magsisend yung Binance ng code dun sa phone mo at saka doon sa email mo. So, kung walang access yung hacker mo sa email mo at saka sa phone, which I would assume na wala, hindi nila mailalabas yung pera mo. So, wag na wag ninyong i-disable to. Okay? Yun ang number one tip na pwede ko ibigay sa inyo. Okay, so I would assume na nailagay na ninyo yung code tapos na-complete na ninyo, hindi instantaneous na dadating agad yung pondo, okay? Maraming network confirmations kasi yan pag sa crypto, lalo na pag exchange or centralized exchange katulad ng Binance or any other centralized exchange going to your wallet. Okay, medyo mga bigyan mo lang siguro ng mga 10 to 15 minutes normally pagka walang congestion or hindi traffic yung networks. Mabilis na yon, mga ganun. Could be lesser or could be more siguro. Pero hindi aabot ng 12 hours yan. Which is yung sinasabi niyang prompt. Pero hindi aabot ng ganun yan. Okay? So, ano dyan? Pagkatapos nun, hintayin mo na lang. Dadating na yon sa MetaMask mo. Okay? So, pagdating sa MetaMask mo nun, makikita mo na yung USDT mo. Nandun na. Ang gagawin mo ngayon, pwede kang pumunta sa ako kasi ginagamit ko, guys, Pucoin eh. So, yun ang papakita ko sa inyo. Okay? Okay, so yan. Pucoin.app ang link ng Pucoin. And then, ang i-click nyo dito, guys, yung nasa taas. Trade. Pero i-connect nyo muna yung MetaMask nyo dito. Okay? Connect nyo siya para, kumbaga, pag nag-exchange ka or nag-trade ka, automatic nag-aano na yun, nagsasend na ng confirmation yun. So, click mo yung trade. Gawin natin, meron ba akong ano? May USDT pa ba naman to? Tignan natin ha. USDT. Saan eh, wala nang balance ng USDT to eh. Pero yan, ganyan. Kanyari, ano pa ba ibang coin na meron ako dito? Pero yan, USDT going to Starship. Okay? Starship. Ayan o, Starship. Ayan yung ano niya. So, nadidetect niya agad na meron ako 181 Starship na ano na tokens. And makikita niyo din naman yung Starship na contract address na yan doon sa website nila. So, deploy Starship. Pakita ko lang muna sa inyo para yan yung contract address nila. Hindi ko na ilalagay sa description ng video, guys, kasi para to make sure na tama lagi yung contract address, just go to their website. Kasi baka mamaya magkaroon ng changes or anything like that. At least, pumunta na lang kayo dito. Itong website nila na to ang ilalagay ko sa description. Para isang click nyo lang makikita yan na. Okay? So, wag na wag kayong maliligaw, guys. Baka mamaya kasi merong kapangalan ng Starship. Tapos doon kayo mag-exchange. Baka doon malintigan yung ano ninyo. Ma-transfer nyo sa iba. Ibang contract address. Hindi mare-recognize ni Starship yun. And yun yung nilkalakaran ng mga scammers. Okay? Ginagaya nila yung token name. Pero iba yung, ano, iba yung contract address. Doon nananakawan. Kasi nga, ang gagawin ng tao... I-click na lang nila tapos magkakapareho yun. So, click lang nila yung isa. Akala nila pare-parehas pagka ano, transfer mo lang, pare-parehas na yun. Madidetect na. Hindi. Okay. Make sure na tama yung ano, yung contract address. And ganito, para mag-add ng contract address or ng token sa inyong MetaMask. So, click nyo lang to. Ayan. Punta kayo sa website. Click nyo yung contract address na yan. Then, go to MetaMask. And then, sa babang baba. Ayan, import token. Paste nyo dito. Pag tab ninyong ganun, lalabas na yan. Add custom token. Ha. Pero yung sa akin kasi, token has been already been added. So, nandyan na yung sa akin. So, hindi ko na may add. Okay?
So, ganun ang pag-a-add sa MetaMask. Mas simpleng-simple lang. Para lang sigurado na tama yung contract address na ina-add ninyo. Okay? So, yun. Kung magkano ang gusto ninyo, kung gusto ninyo sabihin yung $12 lang para may pasobra lang kayo ng konti, $12 worth ng Starship, $12 lagay niya dyan. Sasabihin niya sa inyo kung magkano ang marireceive ninyo, swap. Sundan niyo lang confirmation. Okay? Basta sigurado kayo na ito yung tamang token na pagda-transferan ninyo. Double check, triple check if you may, if you need to, para lang sigurado dahil sayang ang pera pag naligaw sa iba. Okay? So yun. Transfer lang ninyo and then once successful, makikita na ninyo yan sa inyong MetaMask. So ayan, yung stars ko. Yung stars na ano. May mga iba pa kasi ako mga iba pang mga tokens dyan. Pero nandyan yung stars na ano na token natin. Okay? So yun, i-hold nyo lang. Okay? Yun yung requirement ni Starship. Kailangan daw meron kang $10 worth ng token sa inyong MetaMask wallet. So yun. Yun yung isang part. Next part or part number 2 is yung pag-purchase ng Kyanite naman. Okay? So, pagpapurchase naman ng Kyanite, guys, balik tayo sa Binance natin, okay? And then, assuming na meron na kayong, may natira pa kayong USDT sa pina-exchange natin kanina, di ba? Dahil $15 lang naman yung sinend mo sa MetaMask para pang-exchange sa Stars. Yung remaining, pang ano naman, pang-bili ng Kyanite at saka pang-shopping mo ng mga components para mabuo mo yung Starship. Okay? So, yun, ang gagawin natin ngayon, mag-exchange ng USDT to WAX. So, paano yun? Sino? Ganun. Click mo yung trade. Okay? So, sa classic na lang tayo, click mo lang yung classic. Pagka-click mo ng classic, guys, dito sa kanan, WAXP ang pangalan niya. And, ang isi-select mo, WAXP to USDT na pair. Okay, ibig sabihin yan, yung WAXP going to USDT or USDT going to WAXP ang ano mo, ang trading pair mo. So, ayan, no, nakita nyo, napakasarap guys. Ito, inabot ko to. Napakasarap talaga. Promise. At one point, sana bumalik itong susunod na mga buwan, 2022. Tingin ko naman, magaan yan. Ganun naman ang crypto, ha? Angat bababa, angat bababa. As long as legit yung project na sinalihan ninyo, goods na goods yan. Walang problema yan. Okay. So, ito na. WAXP to USDT na. So, scroll down. Click mo lang yung market kasi gusto mo nang palitan ngayon eh. Okay? Yung limit, iba yan. Kumbaga, kapag may na-reach siya na certain price, doon lang siya magti-trigger na magpapalit. Pero hindi na natin pag-uusapan yan. Simplicity lang. Market tayo. And then buy dito sa buy. Okay? So yung ano, click nyo lang yung amount. Tapos total, ang gusto ninyong amount para hindi kayo malito. Okay? So kung kunyari lang naman, ang gusto ninyong ipapalit is, sabihin mo, kunyari $200. Kunyari lang ha, $200 ang budget mo para dito sa Starship na to. So, 200 lagay niya lang dyan. And then, click nyo yung buy WAXP, mag-exchange na yan. Halos instantaneous yan, guys. Pag-click ninyo, makikita na ninyo dito, order has been completed, ganyan-ganyan and everything. Makikita na ninyo sa kanan yun. Pwede na kayong bumalik sa wallet, tapos fiat and spot. Guys, pag masyado ako mabilis, rewind na lang ninyo yung video. Ha? Pwede naman yun, rewind nyo lang para mabalikan ninyo. Baka kasi mamaya sobrang bilis ng tutorial na ginagawa ko. And kung meron kayong questions, guys, please do not hesitate to use the comment section. Lagay nyo lang doon kung ano yung question ninyo and then I'll try my best to answer that question as soon as I can. Okay? So kunyari, nandito na tayo, fiat and spot, dahil nakabili na kayo ng WAX eh. Diba? May WAX ka na. So, make sure na meron ka ng WAX wallet. WAX wallet, punta ka lang sa ano. Dito tayo. Gawa ka sa wallet.wax.io. Ayan. Diyan ka mag-register. Ako gamit ko Gmail lang eh. So, sobrang basic lang din nun. Susundan mo lang din yung
prompts niya. Excuse me. And then, once okay na, makikita mo na tong wax wallet mo. Ayan yun eh. Yan yan, okay? So, wax wallet. Kahit nasang lupalop ka naman ng ano dyan, makikita mo naman yan. Sa kanan mo yung wax wallet. Okay? And then, copy mo yan. Okay? Punta ka sa Binance mo. Okay? Sa Binance. Withdraw. Yan, withdraw. WaxP. Tapos, address, paste mo lang dyan. Okay? May magpa-prompt na ganyan, confirm. Okay? Pag galing kay Binance, going to your Wax wallet, hindi kailangan ng memo. Okay? Pero pagka Wax wallet going to your Binance, kailangan mo nang lagay ng memo. And gagawa natin ng separate tutorial yon. Kung paano yung pag-withdraw naman ng Wax wallet na yan. I mean, pag-withdraw ng Wax tokens mo going to your Binance at pag-encash or pag-exchange to USDT. Yan. Abangan ninyo yun. So make sure to click that like, that subscribe, click the bell, and set that all para lagi kayong updated or notified sa mga updates, announcements, guides, and walkthroughs na ginagawa natin. Anything and everything. Play to earn or NFTs. Okay? So yan. Meron ka na. Kunyari, ayan, katulad sa akin, meron kasi ako 1,000 wax dito. Okay, so kunyari kayo, meron na kayong pinapalit na $200 worth of wax. Kung gusto niyo i-send lahat yon, click niyo yung max. Yan. Diba? Click niyo yung max. And then, sendan ninyo going to... Itong network pala guys, automatic yan. Okay, isa lang naman ang network ni wax sa ngayon. Okay? So yan, automatic yan dyan. Hindi naman ganun kamahal yung ano niya, yung gas fees. Ayan, makikita niya, 34 pesos and 62 minutes. Arrival time, 5 minutes. Normally, ganun lang yan. Within 5 minutes. Okay, so, next is withdraw. Okay, pagka-withdraw ninyo, just like yung kaninang ginawa natin na papuntang MetaMask, hindi sa instantaneous na isang snap, andun na agad. May delay ng konti yan dahil, again, may mga network confirmations yan na dinadaanan. Then, after that, silip-silipin na lang ninyo yung, pwede kayong habang naghihintay na dumating sa wax wallet ninyo, pwede ninyong silip-silipin na agad ang Atomic Hub at baga, ano na ninyo, baga, sniping na ninyo kung ano yung gusto ninyong bilhin. So, I suggest, always click price and then lowest. Okay, para yung pinaka-lowest yung nasa taas. Kaya hindi yung labo-labo na kung sino yung latest na nag-post, yun ang ilalabas niya. Okay? So, once available na yung wax ninyo, makikita ninyo yan dito sa kanan. No? Magre-refresh na lang yan bigla. Papasok na lang dyan. Or, pwede naman yung i-refresh. Click lang yung refresh ninyo or F5 ninyo. Magre-refresh na yan. So, kung nandyan na yung wax, good na. Very good na. So, anong unahin natin? Unahin nyo muna. Bumili muna kayo ng mga components. So, click nyo lang yung component, guys. Pwede kayong bumili ng pack. Okay? So, yan. Pwede nyo bilhin yung pack na yan. This pack contains 5 Starship components, NFTs to be usable in-game, plus 1 common vanity. So, yan yung... Ano to eh? Standard pack. So, yung isa naman, alam ko extended yata yung Pluto. Tingnan natin yung Pluto, guys. Ha? Pluto... Pluto Alliance yun eh. Ayan, Pluto Alliance. Makikita ninyo yung Pluto Alliance na yan. Ito. Pack contains 12 times or 12 pieces yan ng component NFTs plus 1 times or 1 piece na premium vanity sticker. Each component NFT has the chance to be pulled at a higher rarity. So, pwede pa iba-iba nga na yung rarity. Which is yung sa akin nga, sinuwerte tayo. Ako kung nakikita ko pa dito yung ano. Kung nakakabit na siya. So, ito yung ano ko. Starship NFTs. Ayan, yung mga Starship ko. Ayan, Legendary ito. Legendary. Natsambahan natin. Ayan, Legendary din. So, may mga Legendary tayo ng mga ano dyan na natsambahan. Kung feeling ano kayo, feeling lucky kayo, pwede ninyong bilhin yung packs. Okay, pero again, chance naman yan.
Saka yung pack price is $73.29. So mga nasa 4K. Mga 4K-ish. Tama ba? 4K. Or lesser. Siguro lesser. Kasi mga ganun ng ano. So, pwedeng yan. Pwedeng components. Pero kung components ang gagawin ninyo. So, yan. Pwede ninyong ilagay lang sa rarity. Kung kunyari, ang budget ninyo yung mga nasa pasok sa rare. Kunyari lang. Ha? Kunyari lang naman. Pwedeng naka-bundle to. Itong ano natin. All these things. Only bundle list. No bundle lang kung ano natin. Para hindi yung sama-sama. Baga isa-isa lang ang ano niya ibibigay niya sa inyo. So nakasulat kasi yan. Okay, so sorry kung medyo humaba tong ano guys ha. Itong guide. Gusto ko kasi kumpleto. Kumbaga ito yung start to ano. Start ng ano ninyo. Start ng pagsa-shopping ninyo. Okay, hindi ko lang isasama dito yung paglo-launch kasi meron na tayong video tungkol doon. So, pwede ninyo i-check out yun. Lalagay ko din sa description ng video. Para pagtapos na kayo mag-shopping and gusto na ninyo i-set up yung mga napamili ninyo, pwede ninyo panoorin yung video na yan. Okay? So, shopping. Rare, kanyari lang. Rare, yan. 150 pesos, ganyan, ganyan. Pero kung ano lang, kung gusto, kumbaga, gusto nyo lang munang i-try, which I suggest, diba? Try lang muna, gusto nyo sa pinakamababa lang, common. Tapos, kunyari, ito muna. Excuse me. High power thruster muna na component para isa-isa. Okay? So, pili ka, bili mo kunyari ito. Pak, pagkabili mo na, lipat ka, flight control chair naman. Tapos, bili ka, pak, hanggang sa makumpleto mo tong mga gimmick dito. Okay? Pag nakumpleto mo na yan, meron kang isang NFT kada isang component. Next would be pagbili naman ng Kaya Knight. Okay? Ito, link na to will be in the description of the video. Pwede ninyo i-click para diretso na kayo dito. Nilagay ko lang to dito kanina. So, makikita ninyo dito. Ayan, yung wax to Kaya Knight. One. So, ibig sabihin, one wax is equivalent to 110 Kaya Knights. Okay? So, bahala na kayo. Tansahin ninyo kung ilang Kaya Knights ang gusto ninyong bilhin. Ako, meron akong 1,000 Kaya Knight na nasa wallet ko lang. Okay? So, bili ka lang kung magkano. Siguro, kung ako tatanungin ninyo, eh, sino ilan bang ano mo, masasuggest mo? Siguro kahit na 10 wax worth. Hindi, wag 10 wax. Mga, kung isang ano lang ha, kung isang starship lang guys, pwede na siguro ang 10. 10 wax. Mga nasa 230 pesos lang yan kasi 23 lang ang wax. Okay. So, bili lang kayo. Kanyari, 10 wax nga binili ninyo. Like yung recommended ko na para sa pang-launch lang ninyo ng inyong isang NFT Starship. So, yan. Pagkabili ninyo, may 1,100 Kaya Knight ka na. Meron ka na ding mga components. Kompleto na yung components ninyo. Pwede na kayong pumunta dun sa next content ko na may guide kung paano mag-start up or yung gameplay mismo. Paano i-set up yung mga components na pinamili ninyo or shinapping ninyo. Okay, so yun yung ano, yun yung basics guys mula sa pagbili ng USDT. Okay, pagbili ng USDT, paglalagay ng $10 Starship token sa inyong MetaMask wallet. And then, pagbili ng mga components sa Atomic Hub, sa Wax. And then, yung pang-apat is yung pag-swap ng Kaya Knight o yung Wax going to Kaya Knight ninyo. Para ready na kayo to start up dun sa gameplay. So, panoorin ninyo. Lalagay ko dun sa ano, dun sa link nitong video, sa description nitong video na to. Yun yung next na panoorin nyo para guide naman dun sa pag-setup ng Starship. Okay? If you're new to my channel, guys, please do not forget to click the like, the subscribe, and click the bell. Kung naging helpful tong ano na to, itong tutorial natin, guys, please do click the like and leave a comment. Tell me, ano ang mga gusto pa ninyong topics na gawin natin? Or merong games ba kayo na pupusuan na gusto ninyong silipin? Or pa-review sa akin, lagay ninyo sa comment section. Okay? So that's it for now. I'm out. I will see you on the next video. Peace!